not really be overconfident. And for NXP Solid, mag-chill lang sila kasi isang game lang yun at hindi series. Yep. Pwede pa nila baliktarin yung mga pangyayari dito. And I think that is a big possibility going into Game 3, mga kaibigan. NXP Solid versus Blue Fire. Ito naman, ang mangyayari naman dito ngayon is H2O, Yaoi is back on the tank and Chester on the channel. So we are back to normal, back to basics, ika nga nila. Mm-hmm. Para sa NXP Solid. And look at this. Hindi masyado magbibigay kahit papano dito ng opening yung NXP Solid. Yun yung maganda sa dalawang ano nila dito. Sa dalawang tank nila dito, yung tank support setup nila. At least kasi sila yung may kapangyarihan mag-go for the invade. Pero ang sabi naman dito ng Blue Fire, alam na namin mag-i-invade kayo eh. So, imi-mirror na lang namin yan. Pupuntahan namin yung kabilang side. Trade na lang. Kasi hindi pwede eh. Lintik lang walang ganti, di ba? Oo, pero tama naman. Tama naman. Okay, so nakikita natin yung mirror na ginawa nila. I think this is a good job for both teams to actually, paano ko ba sabihin to, set up bago yung kalaban nila. Kasi naging preemptive dito yung NXP Solid. Eh. Sabi nila, mag-invade tayo. Unahan natin sila mag-clear. Mas malakas tayo mag-clear. Pabilisan. Grak, tsaka tsang. Oh, napakabilis mag-clear. Pabilisan yan. Ang gagawin nila, pupunta sila agad doon. Nung nakita ng Blue Fire na, nandun na sila sa side natin. Huwag na natin ipilit, nakapwesto na sila. Doon na tayo sa may kabila. Hindi na naman nila kaya iprotektahan din yun kasi tatlong tao na yun nasa other side. Yeah, it's a normal way to deal with the invade. You know what? Do an invade of your own. And I think that's very smart here coming from both these teams. You can really tell that they're trying to go back to basics. Mm-hmm. Eh. Hindi dito yung mga flashy plays, hindi dito yung mga old school na gulatan. Ito, talagang palitan na lang ng suntok ang nangyayari. Mm-hmm. Diba? It's a very good thing for both of these teams. They are going to back to the usual. So, wala pa mangyayari dito na kababalaghan sa ngayon. Pero expect that to change later on. Especially considering na mas ang gusto ko dito nangyayari sa NXP, they're back to their comfort role. Mm-hmm. Ang laki ng difference from Yaoi as a support, from Yaoi as a tank. No? Gumana naman siya ng game number 1. Pero iba yung pakiramdam eh. Pag pinapanood mo siya. Oo, di ba? Medyo, sabihin na lang natin, hindi siya usual na nakikita mo. And that's actually correct. I do agree with you on that, Rockheart. Pero kasi, ang thing is, para sa akin, gumana kasi ng game number 1. Kaya pinili talaga alam mo yun, may part sa akin na nagsasabi na, baka hindi mo talaga pwedeng sabihin na dahil doon sa setup o sa pagpalit nila ng role, kaya medyo naging rough yung game number 2. I think, it's because of the things or the heroes din na napili nila. Kasi, nag-pop off si Limbs eh. Yun yung nakuha ni Limbs. Nakuha ni Limbs yung pag-pop off niya. Si Chu has been very consistent din naman. Ang ganda ng performance niya nung game number 1. Nakuha niya yung dapat lahat nakawin. Yeah, at least nung una. Diba? Pero I think after that. After diba, nun, hindi nila nahawakan. Yung consistency diba din ni Chu, isang questionable para sa akin eh. Mm-hmm. Pero ang the thing is, tama nga, I think the picks is important. Mm. Si Limbs yung hindi natin napapansin lagi na feel ko eh, siya din yung big difference maker para sa Blue Fire. No? I mean, sa totoo lang, gusto din pansin natin mo? Pansinin si Limbs. Oo. Kaso kasi, if you're not really performing that well, ang hirap. Way, ang hirap mo din bigyan ng spotlight. I see what you mean. Diba? Okay. So we try to look at each player as much as possible. Pero if that player isn't really doing that well at that time on, alam mo yun, parang hirap din bigyan ng emphasis. Hirap i-hype. Oh, diba? Ang hirap tama, i-hype. Tama, eh. Tama. Pero this is a good move coming out from Blue from NXP Solid kasi na-realize nila na nakuha na talaga dito nung side, nung Blue Fire, etong buff nila sa may gilid. And kung napapansin mo, mas mabilis pa nga nilang nakuha na take yung buff na yun. Just because this is still a Lancelot. Yeah, positioning and yung bilis yung mag-rotate with the puncture. It's something that you cannot really take away from a Lancelot. So we are back here on a bit of an equilibrium sa unang minuto ng game. Mm. Secret, kamusta kaya mag-basketball to? Kaya mag-ballin nito mamaya? Si Secret Valdebolin. Pwede naman. Pwede naman. Kasi hindi ko pa siya masyadong naano dito sa ako naman, tatandaan mo, bilog ang bola. Totoo naman. Bilog ang bola. Matagal na natin sinasabi yan. And kung papansinin mo kasi dito kung bakit isa sa mga magagandang picks dito ang Balmond. Siyempre, the Khaled is there. Pero kasi, isa pang factor is napaka-sustainable ng isang Balmond sa lane.
Yeah, pero, they still want to keep going there, and the sustain is difficult to achieve, especially yung sustain na sa passive ni Balbon is from kills. Mm-hmm. So Secret needs to try to focus on getting those kills if he wants to really pop off as a Balmon. I think nakita natin yun with a few games last week. Mm-hmm. Balmon's really carried games hard, and I think this could be a man. This could be a pretty similar experience for Secret as long as makipagkaya niya makipagsabayan sa tempo, sa bilis ng laro nila Chu at nila Limbs. Mm-hmm. Pero ito ah, napapansin mo dito yung pwestuhan ng mga teams. Kung paano nila i-set up yung sarili nila dun sa mga gubat ng isa't isa. Ngayon, gray dito yung mga circles yep. ng mga buffs. So that means 15 seconds time na lang. To go back. Mag-up na sila. And that is the thing about these buffs. Kapag ka nakita nyo na yan, it's about time for these teams to actually set themselves up na maprotektahan nila yung mga buff nila or dun sila paprotekta sa dun nila kukunin yung buff nila yep. at aayusin nila or pupunta sila sa invade. Pwestuhan. Pwestuhan. At sa pwestuhan naman, feeling ko na una ngayon ang NXP. Nasa gitna silang lahat halos and they are making sure na hindi nakapuesto ang Blue Fire to take those buffs. Mm-hmm. Pero si Reyna J dito going for Limbs. Si Yawi naman dito lumaban. There's the Cotter and Inferno. And here comes H2O with the help. They will get the first blood. NXP solid dito. Solid rotation from Yawi. And H2O. Yep, Tempest of Blades right there actually just for the assist. He'll be able to at least push back the Blue Fire to make sure na hindi sila maka-invade. The Secret yata na natulak palabas ng bush will still actually be able to survive though. Wala pang solid na damage output ang NXP for now. Pero right now, ginagawa nila pwestuhan on the Lord Creep. So ang nahulin naman. Napilitan siya mag-flicker doon. If he was gonna use the flicker, in a way, mas maganda sana kung nagamit niya na mas maaga because that at that point on, parang nag-soak up wala ka ng na damage. Oo, eh. Kaya ka na mahabol eh. Mm-hmm. Keep in mind lang guys kung bakit ko sinabi yon is because meron tayong Link. Na ang Link kasi kapag nakita niya na mababa yung buhay mo at those points of the mabilis game. Yan. Mabilis yan. Mabilis yan pumunta sa area mo. So you really need to look out for your HP bar dito. Kasi once na makita ni H2O na mababa yan, more or less, ladies and gentlemen, tatalon na tatalon yan. Yep, alam mo yan, Matic. Ang dami mo na experience for sure na Ling na tumatalon na lang sa mukha mo. Oh, walang gumagamit. Wala sa malayo, eh. 'Di ba? Oh, yung dalawang carry ng Sen Esports, wala, yung Shinbo at saka yung Marksman, tsaka si Lina lang. Man, si Lina lang. Yung Ling, nagmamakaawa na ako. Aralin niyo naman. Oo, wala ba? Wala aralin ba tayo diyan? Wala. Wala talaga. Ayaw talaga. Offline Ling na gagawin ayaw talaga. Natin. Eh. As long sabi ni Shinbo, as long as daw as well, lang pana si Ling. Hindi niya daw kukunin. Tama, tama. Kailangan, ang requirement, may pana. So, mahirap pilitin si Shinbu na mag-Ling. Pero okay lang yan. Kaya tropa yan, eh, di ba? Kaya natin yan. Kaya, mm-hmm. kaya buhatin ni Butters yan. Pero alam mo, H2O, ikaw yung ikaw yung nagbubuhat. Ano sinasabi mo? H2O dito, yung start niya for a Ling versus Lancelot matchup is above average. Mm-hmm. Kung isipin mo, talagang ano eh, literal na magandang setup para sa kanya. Kung napapansin diba? Mo yung mga dating Ling na match, yung Execration versus Blacklist, kung mm-hmm. naalala mo yun, yung old literal school. Na nakuha nila yung Ling, pero nagkaroon ng differences or nagkaroon ng pressure dito for H2O, na mawalan siya ng mawalan ng purple buff. But the thing is, Fuzaken here, hindi niya masasalba yung kanyang teammate yes. and Limbs will go down. Limbs dito, yung kung gaano kaganda yung kanyang game number 2. Game number 3. Ganon kalala. 0-3 na siya dito. Sobrang lala and BNK, Blue Fire, they are losing out on a lot of tempo, forcing yung flicker din paatras. Kaya mo bang matakbuhan si Khalid na rumaragas? Ano? Rumaragasa. 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 Alam ko medyo mahirap ang Tagalog. Oo, okay. Pasensya. Oo, ganun talaga. Okay lang yan. It's life. It's life indeed. Pero alam mo, ito ah. Yawi dito, you can see the difference. Ang laki ng pagkakaiba. Ang laki ng pagkakaiba in terms of confidence dito. And I feel na yung Grok kasi ngayon hindi na siya masyado tinitignan. Pero kasi pagka-capable yung mga taong humahawak niyang Grok na yan. Ako, ang mga naisip ko ngayon na pwede gumamit ng Grok, sa totoo lang, eto si Yawi, si Lasty, still there. Mm-hmm. Pero kasi yung ibang teams kasi parang hindi nila binibigyan ng certain emphasis dito, yung Grok. So,
What do you think about it? You know what's funny? I think Fuzakin could have actually grokked as well. Pero nawawalan talaga sila ng focus dun sa mga yun, no? And I think this time, ang ganda ng ikot na ginagawa ng NXP compared to Game 2 where they are really relying on the call of the Chang'e. This time, yung Chang'e talaga yung sinusundan. Compared to kanina, si Yawi, mostly on, nung naka-valier si Yawi, mostly taga-hawi lang talaga siya, taga-tulak. This time, yung ikot ni Chang'e sinusunod ng NXP at nagmumukha talaga silang may direction sa mapa compared to Game 2. Mm-hmm. So, the thing is, Blue Fire here and NXP Solid, nakukuha naman nila yung gusto nila ngayon. But still, there is this difference talaga na nakukuha na ng NXP Solid yung mga heroes sa trip nila. And look at this, sobrang chill nila. Hindi sila masyado gumagalaw. Si Yawi talaga dito, nakataas talaga yung kamay niya. And alam mo yun, parang sabi niya, sige, chill lang tayo. Huwag masyado magpadala sa emosyon. Kasi game 2 pa lang yun. Game 2 pa si lang Ginoong yun. Baldes, tumawag pa lang kasi si Ginoong Baldes. Ano ba sabi? Dalin mong game 3. Dinala nila ng game 3. Pero kasi si Ginoong Baldes, paminsan, hindi gumagana kapag ka best of 3 na. Kasi yun na lang yung pinakadulo eh. Yun na yun eh, manonood ka na lang. O, kumbaga, diba? Pagka sinabi ni Ginoong Baldes na dalin mong game 4 yung BO3, medyo niloloko niya na naging Ginoong Baldes yung sarili niya sa panahon na yun. Oo, tama. So we are back, by the way. Sorry for that technical pause. We are back here in NXP. Galit pa rin on the bot lane. Galit na galit. Raging Sandstorm sa ilalim ng Torres Secret. With little counter, wala namang magaganap. Here we go. Ladies and gents, H2O, wala nang nakapansin at big difference from earlier. Ngayon, full access naman si H2O sa kanyang mga buffs. Mm-hmm. And, yeah, I mean, si Krebso dito isn't as effective nung game number 2. Pinapakita niya dito on this Valor. Fuzakin dito, nagamit na yung Hurricane Dance niya. And that's the time na makikita mo si H2O na papasok siya agad. Okay. And nakikita mo kung paano ginagawa ni H2O yung mga bagay dito. Yep. Once na makita niya yung Hurricane Dance na okay na, instant pasok eh. Alam, ang bilis ng utak niya na mag-process na, go time na. Yep. Pero kasi at that point on, walang fa-follow up sa kanya. So, binugaw niya lang. Yeah, ang hirap din para kay Fuzakin namang huli sa Hurricane Dance, sa totoo lang eh. Kasi, hindi mo basta-basta malalockdown si Cho, hindi mo basta-basta malockdown si H2O. Ang pinaka-target mo dito, either Chester or MB. Eh si Yawi, di ba din naman makukulong yan because of power of nature tsaka sa passive ni Grok. Diba? Mm-hmm. So, hindi kasing effective yung akay ni Fuzakin dito sa game na to. Kaya hindi ako sobrang na-hype din sa last pick niya. Oto, and the TPs are coming out. Recall na lang ang ginagawa ng mga teams dito. Ling. Ako, tinatanggap na yata ng Blue feeling, Fire. Feeling ko dapat hindi sila nag... Hindi sila tumatambay dyan eh. Oo eh. Kasi yung NXP Solid, they have the liberty, they have the freedom sila to okay do that. Lang. Okay lang. Kasi nasa kanila yung lamang. Pero for Blue Fire ngayon, makikipagtipihan ka ng ganyan. Kailangan nilang humanap ng paraan para makabawi dito kasi yung turtle up na eh. Ewan ko lang ah. Kasi yung turtle, ayan na. Wala nang, kakatipin nyo dyan, wala nang nag-check sa turtle, di ba? Wala nang nakaikot, wala man lang nakasegue. So, ibig sabihin, habang nangyayari lahat ng TP na yon, natanggal si Lim sa taas, na takedown siya, 0-4 na siya ngayon, tapos yung turtle nawala pa sa kamay niyo. Yes, and you didn't even make a push on the bottom lane. That is a big blunder. Mm-hmm. Sa totoo lang. And NXP, they're capitalizing. Talagang, kung enjoy kayo, sige, enjoy nyo na yan. Kasi most likely, panalo na kami dito. Ito yung, parang ganun. Ito yung tinatawag nating emosyon. Na pakiramdam ko, nabablind eh. Blinded. Pero kailangan umisi ng Blue Fire dito kung gusto nila pa mabaliktad to. Uh-oh. Pero kasi kung magpapa, alam mo yun, kung mag, mind games din kasi ito eh. Sa totoo lang, tinan mo yung ginagawa ni ginagawa? Imbis na mag-clear siya dun sa baba, subukan niya lumabas. I mean, hindi mo din masisikret. And ako hindi ko masisikret. Baka talagang nag-aasakan lang sila kasi magkaibigan sila. Or talagang sumasagot lang ng TP dito, sila Krebso at si Secret. But still, you have to make the most out of this game. I think natanggap niya yata ng Blue Fire na this is it eh. So, well, ako, ang gusto ko lang sabihin, hanggat hindi natutumba yung base, May pag-asa. So, 1% chance man yan. 1% chance is still 1%. Still 1, di ba? Alam mo yun, kumbaga kailangan lang nila ilaban dito. Ilaban lang nila. Maximum. Oo. Ewan ko lang. So, 40 seconds, still the
Lord is up. I think NXP Solid, yun na lang yung pinaka-inaantay nila dito. Yep. Winter Truncheon on Cripsu, that is good para hindi siya matalunan dito or na matalunan ni H2O or mabatuhan ng Meteor Shower ni Chester. Mm-hmm. So, things are looking grim for the side of Blue Fire, pero alam mo yon, through items, nagagawa na nila paraan yung mga bagay-bagay. But still, it's pretty clear, ladies and gentlemen, na NXP Solid dito can get that win at hindi na nga kinailangan ng Winter Truncheon kasi tumba pa rin siya in a few strikes ng isang Ling dito. And a few strikes is all that Ling needs right now. Renegade, gandang sipa, pero nakadakas pa rin si Chu dun sa gitna. Now it's going to be the Lord take. I think 9-0 so far. Magbibigay yan ng kill ang NXP. Tignan mo dito, si Baldibolin. So. Si Baldibolin nandun sa may gilid! Ah! Oh, way too late. Kala ko ano lang hanggang rebound lang pala kala ko kaya nang dumakdak eh. Kaya dumakdak. Rebound lang pala. Pero ito Fuzaken dito trying to wala go for that hurricane dance. Hindi niya mauhuli wala yan as long as hindi sila yung nasa pwesto. Hindi kaya walang nullified yung Akai pick dito sa game na to. Dapat yata hindi na pinick ni Fuzaken yun kasi there's just no way he's gonna catch anyone. Except mm-hmm. if si MB lang ang kaya mahuli and MB doesn't care. Mm-hmm. Like, I don't know, man. So, nakikita mo dito sila Yawi. As in, literal, ang ginagawa ni Yawi buong magdamag, minamind games niya na tong kalaban nila. Only mind games. Only mind games, only emotes. Yeah. Only talaga eh. I think that's it. Mahirap. Actually, okay. good luck kay Shin mo mag-analyze so, dito mamaya. So, this is going to be a big win for the side of NXP Solid. Katulad nga ng sinabi natin, confidence game etong series na to. So, this time around, they get a kill on Fuzaken. Secret dito. 0-13. Road to 0-14 na pwede naman. Pwede nilang ibalik yung favor. Kung kanina 0-14 sila, hindi ko lang talaga binanggit. Right now, they can actually return the favor. And it's a 0-13. NXP Solid wins this series 2-1.